ang comparison, yun Diyos hindi nagkakasala, marunong magpatawad. Eh ikaw, dapat ka bang magpatawad? Oo, kasi nagkakasala ka rin naman eh. At ang sabi ni Kristo sa 6:14 ng Mateo, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Yung pala, pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin ng Diyos. Eh, di ba nakakagawa ka rin naman ng kasalanan? Maaari hindi dun sa tao na yung sinasabi mo. Pero sa ibang tao, maaaring nakakagawa kang kasalanan sa asawa, sa anak, kamag-anak, at kung sino-sino pa. Eh, pag pinatawad mo yung tao na yon, yung nagawa mong kasalanan sa iba, papatawarin naman ng Diyos. De, ikaw pa rin ang nakinabang pag nagpatawad ka. Paano ba kung magpatawad ang Diyos? Basahin natin ang 8:12 ng Hebreo. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Abay, kung mag-iisip ka lang, napakaganda nun. Bakit? Ang Diyos kasi may perfect memory. Hindi siya pwedeng makalimot. Lahat ng bagay pwede niyang matandaan. Pero in spite of His perfect memory, meron siyang sinasabi, a wonderful thing for us to consider. Alin yon? Ang kanilang kasalanan, di ko na aalalahanin pa. Biro mo, totally kakalimutan niya. Ganun pala siya kung magpatawad. Ganun ang gawin mo. Magsadyos ka. Humilala ka sa Diyos. Alam mo, mawawala lahat ng pait ng kalooban mo. Alam mo, kapatid, ganito. Bibigyan kita ng tip. Pagka merong ang pait ng kalooban, merong hormones na laging nag-a-upsurge, tumataas sa isang klase ng hormone sa katawan, magkakaroon ka pa ng hormonal imbalance. Ang hatred, ang sama ng loob, ang selos, yung nakatagong mapapait na bagay, it affects your hormonal condition.